Ang gagawin pala natin video ngayon guys, no, ay tungkol dito sa isang viewers natin. Yan. So nagtatanong siya kung ano ba ang mas malakas, ano, yung PL connection ng microphone o yung XLR connection ng ating microphone dito sa ating mixer, ano. So itong gagawin natin ngayon video guys, no, titingnan natin kung mayroon bang pinagkaiba itong PL connection sa kanyang XLR connection. So dito tayo magkakabit ng ating microphone input sa channel 1, ano, line, PL connection at saka XLR connection. Sa isang channel lang tayo magkoconnect para tingnan natin kung ano ang pinagkaiba. Magsisetup tayo ngayon ng ating microphone. So itong gagamitin natin na XLR connection, ano, sa ating channel 1 microphone input. Ayan. Tapos ito naman yung gagamitin natin na PL connection din sa same channel lang siya ng ating microphone, ano. So ang gagawin na lang natin, mag same na lang tayo ng volume, main volume at saka yung sa channel volume, ano. Yung gain i-fix lang din natin yan. Ayan. Tapos yung pinaka F-send na lang natin ay i-volume na lang ito natin para sa ating echo, ano. Pati rin dito sa main. Ayan. So, i-check natin kung ano ba ang pinagkaiba, kung mayroon ba nga bang pagkakaiba. Gagamit na lang tayo dito guys, no, ng isang microphone. Bali, ipalit-palit na lang natin sa kanyang PL at saka sa kanyang XLR, ano. Para isang microphone lang ang gagamitin natin para malalaman talaga natin kung mayroon nga bang pagkakaiba, ano. So, i-try natin unahin, no, yung ating XLR connection, ano. So yan guys, no, isa soundcheck na natin ng ating XLR connection, ano. Hello, sound, hello, mic, check, soundcheck, mic, soundcheck, mic, test, sound. So ayan guys, no, yung ating XLR connection. So ang susunod naman natin ngayon na i-check yung ating PL connection, ano, kung ano ba ang ilalabas niya rin, ano. So ito ang ating PL connection, ang pinakadulo. So ipapalit na natin siya sa ating microphone na ginamit sa ating XLR, ano. Hello, sound, check, hello, mic, test, sound, check, sound. So ayun guys, no, yung ating PL connection. So halos pareho lang din ang lakas na binibigay niya yung XLR at saka yung PL connection, ano. Ayan, base sa ating check, ano, kasi mic input lang naman siya, pareho lang yung gain at saka yung pinaka volume natin, ano. So dito sa atin namang min volume, nag-fix naman tayo diyan sa kanyang volume, no. So siguro dun sa iba na nagsasabi na itong XLR connection ay medyo may na mas malakas kaysa PL connection, siguro baka gumagamit sila ng wireless microphone. Katulad nitong aking wireless microphone, ano. Ayan, Shure wireless microphone ang mayroon ako dito. Pag ginagamit ko itong wireless microphone, dito ako nagkoconnect sa aking XLR connection, ano. Kahit saan man dyan, hanggang channel 5, ano. So ito, may sariling volume siya, no. Ayan, bukod sa ating volume sa mixer, may sarili siyang volume, ano. Kaya yung iba siguro, ano, na gumawa, nagsasabi na mas malakas yung XLR connection natin sa ating mic input. Kasi yung wireless microphone na ginagamit ay mayroong mic volume, ano. So bukod sa dito, no, mabubulyuman natin, lalakas ang mic natin. Tapos plus ng volume sa ating mixer. So mas malakas yung XLR connection natin pag nasa wireless microphone connection tayo, ano. So base dito, no, na ginamit natin, ito lang naman ang microphone na ginamit ko, halos hindi naman siya, walang pinagkaiba, no. Ayan, pareho naman ang labas ng ating XLR at saka yung PL connection. So ayan lang guys, no. So yan idol, no, shoutout sa iyo sa yung katanungan. Ayan, na-check natin na wala namang pinagkaiba sa ating connection. So yun lamang idol, no. Sana nagkaroon ka ng idea dito sa ating ginawang pag-check ng ating microphone sa PL at saka XLR connection. So yun lamang guys. Thank you for watching.